up again. Man. So this is your hands, lift your hands. Okay? Jab, hook, up the middle. You hear me? Okay. Okay, see it. Alright? When you throw the hook, he's trying to go under the hook. Okay. Lift him up with the uppercut. You okay, son? Alright? Okay. นวมนั้นเป็นนวมสีทองครับสีทองนำโชคจากบริษัททวินสเปเชียลครับแล้วก็นี่ครับขวาลำตัวครับที่บริเวณโฉมหน้าของMatapos malasap ni Pacquiao ang ikalawang pagkatalo sa kamay ng Thai fighter, mas lalo itong nagpursige para mas lumakas at tumibay sa ring. Kaya naman, anim na magkakasunod na laban ang naipanalo ni Pacquiao at lahat ng ito ay tinapos niya via knockout. Dahil nga sa napakagandang mga laban na naipamalas ni Pacman, naging kumbinsido ang manager ni Pacquiao na si Rod Nazario na isabak at ilaban si Pacman sa mga bigating mga kalaban. Kaya naman napagpasyahan ng kanyang kampo ang dalhin siya sa bansang Amerika. Noong 2001 ang lumipad ang Team Pacquiao papuntang Amerika para hanapan si Pacquiao ng magiging bagong promoter at trainer nito. Hindi nga naging madali para sa kanila ang makahanap ng promoter kahit marami na silang nilapitan na malalaking pangalan na promoter sa larangan ng boxing dahil ang karamihan sa mga iyon ay tinatanggihan sila. Hanggang sa isang araw ay kanilang nakilala itong si Murad Muhammad na sumang-ayon at tumayong promoter nitong si Manny Pacquiao. Matapos makakuha ng promoter, ang sumunod naman nilang kailangan ay ang makahanap ng boxing gym na pwedeng pag-ensayuhan. At dito na pumasok ang Noy dating nakalaban ni Pacman na si Reynante Hamili. Siya ay nagtatrabaho noon sa isang boxing gym sa Los Angeles, California at dito ay tinulungan niya si Pacquiao na makapasok sa gym na kanyang pinagtatrabahuan. At ito nga ay walang iba kundi ang Wild Card Gym na pag-aari pala nitong si Coach Fred Roach. Ito ang unang pagkakataon na makilala ni Manny Pacquiao at nitong si Fred Roach ang isa't isa at ang mga sumunod na ay kasaysayan. Sa mga panahon na yan mga idol ay pinaghaharian ng isang South African champion ang super bantamweight division at ito ay walang iba kundi si Lelo The Handstone Ledwaba, ang defending IBF super bantamweight world champion. Isang mahusay na kampiyon itong binansagang The Hand of Stone dahil nagawa lang naman itong may depensa ang kanyang titulo ng 5 beses. Kaya naman itinuturing na ito noon bilang isang posibleng rising star dito sa mundo ng boxing at marami ng plano at pangarap sa kanya si Bob Arum. Yun nga lang, nagbago ang lahat ng ito dahil sa hindi niya inaasahang pangyayari dahil nagkaroon siya ng isang laban na tuluyang babago ng kanyang kapalaran. June 23, 2001 nang masama ang pangalan ni Lelo Ledwaba bilang isa sa mga undercard sa laban noon ng boxing superstar na si Oscar De La Hoya. Ang laban na yon ay ang pang-anim na depensa ni Ledwaba para sa kanyang IBF Super Bantamweight title. Kalaban niya dito ang isang Meksikano na si Enrique Sanchez. Pero sa di inaasahang pagkakataon, 2 linggo bago ang kanilang bakbakan ay napilitang umatras ang kampo ng Mexicano dahil nagtamo ito ng isang injury habang nag-eensayo. Kaya naman napagpasyahan na lamang nila na humanap ng panibagong makakalaban. At dito na nga umiksena ang ating kababayan matapos itong mapili bilang late replacement na katunggali para sa nooy kampiyon na si Lelo Ledwaba. Matapos marinig ang balitang yon ay agad na tinanggap ng ating pambansang kamao ang pambihirang pagkakataon ang muling makalaban sa isang world championship title. Ito ay sa kabila lamang na maikling preparasyon na 2 linggo lamang na pag-iensayo. Sa mga panahon na yon ay hindi pa gaanong kilala itong si Manny Pacquiao sa bansang Amerika habang itong si Lelo Ledwaba naman ay nasa peak na ng kanyang karera. Sobrang underdog ni Pacquiao dito kahit nga ang mga commentator ay Pacquiao ang tawag sa kanya. Maski nga si Fred Roach ay nag-aalala sa laban na ito. Ngunit sabi naman ni Pacquiao ay huwag mag-alala si Fred Roach dahil nasa kondisyon daw ang kanyang katawan at 2 buwan lang ang nakalipas ng kanyang huling laban. At dahil sa bigla ang pagpalit nito ng makakalaban ay walang idea itong si Ledwaba sa kung anong estilo meron ng makakalaban niya. At sa bandang huli na lang nito nalaman na isang kaluwete pala itong si Pacman. Kaya naman sa aktual nilang bakbakan ay doon na nagulat ang Afrikano dahil sa kakaibang estilo ng ating pambato. Sa unang round ay hirap na hirap niyang patamaan si Pacquiao. Hindi niya din alam kung ano ang gagawin dahil sa malikot na kilos ni Pacquiao sa magkakaibang angulo at tila nga panayuko itong si Ledwaba. Habang si Pacquiao naman, puro solidong suntok ang pinapakawalan dahilan para mabasag agad ang ilong nitong si Ledwaba. Make them decide. But Emmanuel Stewart was saying, get your hands in and bring them right against the southpaw. Because with that... Pacquiao. Pacquiao. Say Pacquiao. 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 Yeah.
should fight here. He shouldn't try to... Yeah, he showed us that in South Africa, of that fight. We were unaware of it that particular evening. But you gain blood, blood from the blood is nose. Then you are in shape trying to box the boxer. Bad shape. Pacquiao landed. Got to do it. Throw it all out. Manny Pacquiao has landed the harder shots in round one, and now he dominates the last minute of... Freddie Roach said to me yesterday, hey look, we have great respect for Ledwaba and we know he's a great boxer. Dahil nga sa pinakitang estilo ni Ledwaba sa unang round, habang nasa corner si Roach at Pacquiao, ay pinayuhan ito si Pacquiao na mag-adjust at gumamit ng mga uppercut. Dahil nga panayuko daw itong si Ledwaba. Ito ang payo ni Roach na bumago at nagbigay tagumpay kay Pacquiao, at the rest is history. Jab, hook, up the middle. You hear me? Okay. See it. Alright? When you throw the hook, he's trying to go under the hook. Okay. Lift him up with the uppercut. You okay, son? Alright? Sa pagtungtong ng ikalawang round, agad sinunod ni Pacquiao ang utos ni Freddie Roach. Sobrang epektibo talaga nito at halos sa lahat ng uppercut na pinapakawalan ni Pacquiao na nagresulta ng pagkakabagsak ng kampiyon sa unang pagkakataon. Nakabangon naman ang Afrikano pero kita sa kanya ang pagkagulat habang barag ang ilong nito. Nagawa pa nitong makabawi ng bahagya kay Pacquiao gamit ang matutulis na jab nito na parang si Mashiba ang datingan. So Ledwaba momentarily coming alive. And bangs Ledwaba again with a... What a fight. Well, he's going to get a chance too because Pacquiao is squaring up. Sequence after sequence. Sa mga sumunod pang round ay nagpatuloy si Pacquiao sa kanyang walang humpay na pag-araro dito sa duguang Afrikano. Stopped. Happening right now. There you go. Pacquiao. And another. And now he's got Ledwaba back on the defensive and bleeding badly. He's got to stay on it. He cannot give him a break. At dahil dyan, nagmistulang punching bag nga itong kampiyon at di na nito malaman kung paano may iwasan ng mga suntok na pinapakawalan sa kanya ni Pacman. 10A grand, the extra point for the knockdown. That was incredible. It appeared as a joke. He signaled the knockdown. And that's when he picked the... He's probably using a all right 1-1,000 in the nose. Does a good job of it. From the Philippines, guy from South Africa, giving us a hell of a fight. Hanggang sa pumasok na nga ang pang-anim na round ay halatang nanghihina na itong si Lelo Ledwaba at doon na nga tuluyang bumigay ang katawan ng magiting na South African. English is spoken in both corners as well. He had no idea. Pacquiao may take care of it. 3, 4, 5, 6, 7. How do you feel? You gonna continue? Take. When have you ever seen a fighter say, I'm not okay? There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Ledwaba. Yeah, Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao, who takes a good fighter and just takes him apart. Dito nga ay tinapos ni Pacquiao si Ledwaba sa round 6 sa pamamagitan ng isang technical knockout. Nanalo ito at itinanghal na bagong kampiyon sa Super Bantamweight Division at nakuha ang IBF Super Bantamweight title.
at sa naging panayam dito sa Aprikano matapos ang naging laban nila ng ating pambato, ay sinabi nito na kung sakaling napaghandaan niya ang estilo ni Pacquiao ay maaaring iba sana ang kinalabasan ng kanilang laban. Gayunpaman ay tinanggap naman nito ng buong puso ang kanyang pagkatalo at humanga sa lakas na taglay ni Manny Pacquiao. Malaki ang naging impact ng laban na ito dahil sa panalong ito ni Manny Pacquiao ang nagbigay sa kanya ng magagandang oportunidad at malalaking promoter para kuhain siya at magkamit ng maraming parangal sa boxing patungo sa tagumpay. Samantalang si Lelo Ledwaba naman ay kabaliktaran ang nangyari dahil matapos niyang matalo kay Pacquiao ay doon na siya binitawan ni Bob Arum at napurnada na din ang malaking kontrata na pipirmahan niya sa HBO kung sakaling siya ang manalo. At nagsimulang lumubog ang karera nito sa boxing dahil nagsunod-sunod ang talo nito. Gayunpaman ay malaki pa din ang pasasalamat ni Lelo Ledwaba dahil natalo siya sa isang alamat ng boxing at yun ay isang malaking karangalan para sa kanya. Samantala mga idol, noong 2020 lang ay pumanaw itong si Ledwaba dahil sa kumakalat na sakit noon na virus noong pandemic 2019. Pero kahit wala na siya dito sa mundong ibabaw ay paniguradong maaalala pa rin siya bilang isa sa pinakamagaling na kampiyon na nakalaban ng ating 8th Division World Champion Manny Pacquiao.